Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Frace Martea, an expert programmer. Yung pag-usapan natin para sa video na to is yung continuation lang ng discussion natin about sa PQoS machine. Diba sa previous video is yung components ng PQoS machine tapos kung paano ito nagwo-work para basahin yung mga shaded circles. Ngayon naman is paano natin itatransmit yung data from PQoS papuntang server. Tapos ano yung mga posibleng daya na pwedeng gawin para ma-manipulate yung mga button natin. So dito is i-discuss ko yung mga components na kailangan tapos yung transaction mismo. Yung i-discuss ko dito is hindi 100% accurate na the same na same kung ano yung ginagawa sa Comelec tapos sa Smartmatic kasi nung in-interview namin yung taga Comelec na employee is hindi naman yan reveal lahat ng mga functionalities talaga tapos yung mga confidentials ng mga transactions. Kaya yung ibang implementation namin is binasa na lang namin sa observation namin tapos analysis kung paano talaga 100% nag-work yung transaction. So, pwede itong gamitin as reference para i-compare kung ano man yung ginagawa ng actual na PQoS machine tapos yung server. So, start na tayo guys! Bali, yung una is yung PQoS machine muna, which is na-discuss na natin to kung paano ito nag-work. Bali, yung bawat PQoS machine is may wifi siya para mag-send or mag-transmit ng data. Tapos sa bawat presinto is may isang PQoS machine. Tapos sa bawat presinto naman is pwedeng maraming cluster. Tapos bawat cluster naman is marami yung botante. Yung next component naman natin is yung server na natin. Bali ito yung nagre-receive ng mga votes galing sa mga presinto o mga PQoS machine natin. Tapos yung pinaka-bridge nila o yung daluyan ng data is yung satellite. Wala naman sariling internet service yung Smartmatic kaya malaki yung chance na nakipag-partner sila sa Smart o kaya naman sa Globe. Sabi na natin sa Smart kasi Smartmatic eh. Kung Globe, Globematic yun. Dito guys sa demonstration natin, isang satellite lang yung ipapakita ko para madali kong ma-explain tapos madali yung ma-visualize kung paano gumagalaw yung data. Kasi sa totoong buhay, marami talaga yan. For example, sa isang PQoS machine natin na nasa Samar tapos pagsesend na siya ng data papuntang server, between them is may mga satellites yan. Tapos yung satellite na pinakamalapit is yun yung makaka-receive ng data na sinend ng PQoS na yan. Tapos yung satellite naman na pinakamalapit natin sa server is yun yung magpo-push ng data na na-receive natin sa PQoS machine. Sa ilalim kasi ng mga satellites natin is may mga cables yan. Yun yung tinatawag na fiber cables. At yun yung nagde-deliver ng mga data natin. Ginagamit pala niya yung IP or MAC address para malaman niya kung papunta saan yung data. Kasi nung mag-send tayo ng data galing sa PQoS machine, in-indicate natin doon kung saan yung destination niya na IP address. Tapos gamit yung mapping tapos routing, malalaman niya kung saang lugar o saang server ipupunta yung data. Tapos yung pag-deliver ng data is pwedeng via internet o kaya naman intranet or extranet. Pero wag muna natin i-discuss yan dito kasi computer networking na topics yan eh. Malawak yung topic na computer networking kasi meron pa yung mga satellites na nasa outer space na nakapalibot sa Earth. Kaya kung gusto nyo malaman yan is pwede lang kayo mag-research about computer networking para mas maintindihan nyo kung paano trabaho. So pasita muna tayo sa sample natin na isa lang yung satellite na ginagamit natin. Bali yung PQoS 1 is magpupush lang papuntang server natin tapos ganun lang din yung gagawin ng ibang PQoS machines. Bali yung PQoS machines natin is yung source tapos yung destination nila is isa lang which is yung server. Actually the same process lang to kung paano tayo nagbra-browse sa internet. Yun yung nagsisend tayo ng request tapos yung response naman is yung nakikita natin sa browser natin. For example yung nagpo-post kayo ng status sa Facebook o kaya naman nagko-comment o kaya naman nagsisend ng email or video call. So tingnan naman natin kung ano yung data na sinesend ng PQoS papuntang server. Bali ito yung sample natin ng data. Bali meron siyang header, payload tapos signature. Sa header, andyan yung information about sa device or yung PQoS machine na ginamit para mag-send ng data na to. Tapos sa payload naman is yan na yung content ng sinesend natin sa server. Tapos yung signature naman is yan yung key para mabuksan yung content. Kaya may nilagay ako ditong icon na lock kasi secured or encrypted yung data natin. Kaya kahit makapture ng hacker yung data na to, hindi pa rin nila ito mabubuksan o mamanipulate hanggat hindi nila alam yung key. Dito pala sa payload natin, apat lang na candidates yung nilagay ko pero yung sa totoong buhay, lahat ng candidates yan tapos yung mga counts nila. Tapos yung device ID dito is may mapping yan sa server para malaman kung saang barangay, saang munisipyo at saang probinsya galing yung boto. Pag isend natin yung secured data natin, yung request mismo is magiging secured din kaya i-encrypt niya ulit yung secured na data.
Bali, yung ginagamit para sa encryption ng request is yung digital certificate. Kaya kung mapapansin nyo, yung sample data natin is may double lock na. Kaya sa mga hacker, kung gusto nila buksan, dapat may replica sila ng digital certificate, tapos alam din nila yung signature. So ngayong alam na natin yung data na pinapasa, tingnan naman natin kung ano yung nangyayari sa data na yan. Bali, galing sa ficus natin, ipupush yan sa satellite, tapos sa satellite naman, ipupush naman sa server natin. Tapos sa server naman natin, is papasok na yan sa database natin o yung application na magpa-process ng votes natin. Tapos may other servers pala tayo guys sa loob mismo ng server. Bali, yung main server is yun yung tinatawag na central. Tapos meron tayong redundancy o backup server, tapos transparency. Bali, nire-replicate lang nito kung ano man yung mga data na nasa central server natin. Yung transparency server guys is read only lang yan. Ibig sabihin yung mga gumagamit niyan is walang access para i-modify yung data. Tapos yung mga gumagamit niyan is yung mga media outlet natin para i-display sa website nila o sa news nila. Gaya ng ABS-CBN, GMA, Rappler, tapos yung mga tinatawag nilang watchdog. So ngayon alam na natin kung paano tinatransmit yung data. Yung tanong naman ngayon is paano ba natin gagawin yung attack o yung pag-hack ng data? Para magawa natin yung attack is kailangan natin gumamit ng interceptor na device o kaya mayroon namang mga available na desktop application o kaya web application na pwedeng gamitin sa pag-intercept. Ganito lang guys, nag-work yung isang interception. Bali, may isang source tapos may isang destination. Dito, yung source natin is si Bob, tapos yung destination is si Alice. Tapos yung cloud na yan is yan yung nagsiserve as internet. Yung normal na way from Bob to Alice is diretso lang dapat yung arrow niyan. Pero kung may hacker, is meron niyan isa pang computer. Bali, yung mangyayari niyan is yung pinasang data ni Bob is mapupunta muna sa hacker bago pumunta kay Alice. Ibig sabihin, dumaan sa kanya. Kaya yung hacker is pwede niyang i-manipulate yung sinend ni Bob bago pumunta kay Alice. For example, nag-send si Bob ng I love you tapos minotify ni hacker ng fuck you. Bali, yun yung ma-receive ni Alice. Ganyan lang guys, yung simpleng workflow ng isang interceptor o hacker. Pero maraming klase ng hacker ha, ito lang yung isang hacker na mag-intercept ng data. Sa May 9, 2022, pag may makita kayong tao na naka-hood, tapos mukhang nerd, pwede nyo magkamalayan na hacker, kaya bantayin nyo rin sila para hacker rin na yung mga katabi nyo. Kung ako man guys yung hacker, hindi ako gagamit ng desktop app na interceptor kasi pwede akong matrace niyan. Yung gagamitin ko is yung device mismo na interceptor. Tapos daladala ko lang yung kung saan ako pwesto para manghigop o mangcapture ng data. Tapos yung pwesto ko is hindi dun sa satellite na malapit sa mga ficus machine kasi kunting ficus machine lang na data yung ma-capture ko. Kaya dito ako pwesto sa malapit sa main server. Alam ko kasing papunta dito lahat ng data, kaya possible din na makapture ko lahat ng data na pinos ng lahat ng ficus machine. Ang mangyayari niyan is parang mini satellite na din ako na dadaan muna sa akin yung mga data bago dumiretso ng main server. Malalaman ko kung papuntang main server kasi di ba nga may IP address yan kung saang destination papunta yung data. Yung interceptor kasi is nakakapture niya yan kahit anong data, kaya ipifilter ko na lang na yung mga papuntang main server ng Smartmatic yung kukunin ko. Tapos pag nasa akin na yung data, alam mo naman palabasin ko kaagad para pamunta na lang main server. Siyempre, i-modify ko muna yan. Ba't ko pa in-intercept kung wala naman akong gagawing modification? Kaso yung data is secured yan, kumbaga may double lock. Pero siyempre, hindi naman ako mga hack o mga intercept kung wala akong pangbukas niyan. Ibig sabihin is may replica ako ng digital certificate para buksan yung secured request, tapos may key naman ako para buksan yung signature. Possible na binigay sa akin ng taga Smartmatic, o kaya naman binigay sa akin ng taga Comelec, o kaya naman may nahack akong computer ng taga Smartmatic tapos nakuha ko yung mga certificates at key na yan. Pag mabuksan ko na yan, yung imomodify ko lang is yung content ng payload natin. For example, dito si Bongbong is may 10,000 plus na boto, tapos si Lenny may 3 lang. Mamagic ko lang yan para mapalitan. O diba, naging 0 si Bongbong tapos naging 11,000 naman si Lenny. Tapos after nyan is ilalock ko ulit yung data, tapos yung request, tapos palabasin ulit sa interceptor ko para pumunta na ng main server, tapos hintay ulit ng bagong data na makakapture. Yung isa sa mga solution ko nyan guys is pababaan yung timeout.
Sabihin na natin na 1 second, ibig sabihin, from PQoS machine papuntang main server, dapat yung naging travel time niya, maximum of 1 second lang. Pag magsobra kahit 1 millisecond, dapat i-reject na yan ng main server, tapos paulitin na lang mag-send yung PQoS. Possible kasi na na-delay yung pag-travel niya kasi in-intercept to tapos minodify yung laman. Or di kaya naman, mahina lang yung signal. Pero, assume na lang natin yung worst na in-intercept siya para safe yung data natin. Kaso hindi naman siguro mga bobo yung mga hacker, kaya may solution din sila para sa limited na timeout. Bali si hacker is may nakaredy na yun ng mga sample data para sa bawat device or PQoS machine. Bali pag may pumasok na data, kukunin lang natin yung device ID nito tapos hahanapin natin sa mga nakaredy nating sample data. Tapos yung nagmatch is yan yung papalabasin natin sa interceptor para yan yung ma-receive ng main server. Gamit yung ganitong approach, hindi na natin kailangan mag-modify ng payload tapos i-lock ulit yung data bago ipasa sa server. Kaya walang masyadong delay na mangyayari. Kaya lusot tayo sa timeout na limited. Kayang-kayang gawin to ng hacker kasi may kopya na sila ng certificate tapos signature, kaya pwede silang mag-generate ng mga sample data bago pa man sila mag-intercept. Kung mapapansin nyo guys, yung hacker natin sa simulation is nangangailangan talaga ng mga data o keys or certificate galing sa Smartmatic o Pamilik. Hindi niya magagawa yung hacking kung wala yung mga yon. Kaya possible din na involved talaga yung Smartmatic or Pamilik. Yung isang solusyon ko dyan is ganito. Yung buong Pilipinas dapat i-shutdown nila yung internet tapos pagalahin lang sa mga precinct na magsesend ng data tapos sa server na magre-receive ng data. Sa ganung paraan, yung mga hacker is walang way para maka-receive ng data kasi wala silang internet eh. Wala rin silang way para makapag-send. Kaya yun yung isang magandang paraan. Hindi naman kaya na yung buong Pilipinas yung i-disable yung internet, pwede naman yung area lang na malapit sa main server. Tapos may radar lang within the area para mag-take nila kung may hacker ba o may tao na may internet kahit alam naman nilang naka-disable, i-consider na yun ng mga hacker. Tapos bigla ng warning na stop nila yung paggamit ng internet o kaya naman manually tanggalan nila ng internet. Pero pag matitik ka pa rin ulit, ibig sabihin may ginagawa masama talaga, eh doon na natin ipapasok yung santong paspasan. Hindi kasi madala sa santong dasalan eh. Kaya pwede tayo mag-activate ng rocket launcher. 3, 2, 1, fire! Oh, ayan, wala na yung hacker natin. Kaya pwede tayo ulit mag-send and receive ng mga photo na walang mag-intercept. Yun lang yung pinaka-last na way. Tapos dapat i-televise yun para matakot yung ibang hacker. Maganda sana yung solution na yun kung pwede lang eh. Kaso hindi naman pwedeng ganun eh. Yung last naman na daya na pwedeng gawin is yung internal na. Kumbaga, inside job na. It's either Comelec na may access sa database o kaya naman Smartmatic employee na may access sa database tapos may write access siya. Madalas kasi mga read only access lang yan eh. Pero yung mga may write access, yun yung mga taong dapat bantayan. Sa tingin ko kasi yung mga taga Smartmatic, mga businessman yan, negosyo naman sila eh. Kumbaga, kung ano yung pagkakitaan, dun sila. For example, may malaking politiko na mag-offer sa kanila na i-manipula yung data tapos magbabayad sila ng malaking halaga. Tatanggap yun kasi mga banyaga naman yung may-ari ng Smartmatic eh. Walang pakialam yan kung sino maging pangulo natin. Maging lutang man yan o walang kwenta. Yung sa kanila, importante is kumita. Pero yung pinakapangit dyan, pag yung taga-Comelec mismo, yung mandaya, kasi Pinoy din yung taga-Comelec eh, tapos apektado naman sila kung yung maging pangulo, hindi karapat dapat, diba? Kaya cargo din konsensya na yun ng mga taga-Comelec kung magagawa nila mandaya. Naalala nyo nung 2019, diba, nagkaroon ng problema yung Smartmatic habang ongoing yung counting. Tapos nag-live pa sila o tinilivise nila yung pag-debug nila habang nakapanood yung mga taga-media tapos yung mga watchdog. Nung nakita ko yung news na yun, tinignan ko kung ano yung database na gamit nila. Based sa IDE na gamit nila o Management Studio, naka-Oracle database yung gamit nila. Inopen nila yun, pero yung mga ginawa nila kong creation is mga select lang naman eh. Wala silang notify ng data. Pero hindi pa naman niwala doon kasi malay mo yung nasa room na yun, nandun yung mga tao, nandun yung mga watchdog tapos media. Kumbaga nililibang na yung mga tao pero may ibang room doon tapos yung ginagawa doon is mag-modify naman ng mga data. Kumbaga write operations yung ginagawa. Yung tinilibize is read operation lang pero may sekretong nag-write na operation.
Kung yun lang naman yung gagawin nila is dapat nag-spin the wheel na lang tayo kung sino yung mananalo, di ba? Kasi parang palabas lang yung mga buton natin sa baba eh. Tapos pagpunta sa taas o sa server, eh, imamanipulate naman yung data. Pero maganda sana kung hindi mangyari yung mga hacking tapos yung mga dayaan mismo sa Smartmatic mismo o Comelec. Kasi para yung mahalal talaga is yung totoong nanalo. Kung sakali ako yung watchdog, for example, ng isang politiko, hindi ako magbabantay ng mga kung nasan yung mga nagkukumpulan yung mga media or mga ibang watchdog. Kasi hindi doon pipwesto yung magmumodify ng records eh. Yung una kong gagawin is aalamin ko kung sino yung mga technical sa Smartmatic tapos sino yung mga technical sa Comelec tapos yun yung papabantayan ko kasi yun yung may mga way para pag-manipulate. Yung iba kasi pa-video-video lang para matelevise o papunta sa TV eh. Hindi nila alam, nililibang sila tapos behind the scene may gumagawa ng kalokohan. So dito lang guys, natatapos yung sa video natin. Kaya kung may questions kayo, ilagay nyo lang sa comments kasi magre-reply naman ako sa inyo eh. Itakis na lang din tayo sa mga susunod kong mga tutorial videos, how to videos, tapos vlog videos. Again, my name is Frace Martea, an expert programmer. Nag-iwan ng katagang, ang buhay ng programmer ay coding-coding lang!